Ipapakilala ko naman sa inyo si Rigor, ang dinosaur na grasshead. For today's video, meron tayong panibagong grasshead. At this time, ito nga ay dinosaur. Actually, natuwa ako nung nakita ko to kasi Chuck matutuwa din ng twins. So, bali meron siya dyang parang spikes, tapos meron siyang red na eyes. And ito naman yung kanyang likod. And dito nga tutubo yung kanyang green hair. Syempre, kumuha na muna ako ng plate kung saan natin ilalagay itong ating dinosaur na grasshead. And tinawag ko na din ng twins. Tuwang-tuwa sila, lalo na itong si Chino nung nakita niya na dinosaur yung grasshead namin today. Muha na din ako ng bowl tapos itong water kung saan natin isusok ang ating dinosaur. At para hindi na nga tayo mahirapan magpangalan, ang name ng ating grasshead is Rigor. Syempre dahil meron na tayong Lena at Marites na grasshead. O diba meron na tayong miniserye? At ito nga ang batang grasshead. Charot. Medyo malaki itong ating dinosaur kaya hindi talaga siya kasya dito sa bowl. Kaya pakalakalahati yung lubog ng twins. Aba, at ang sweet pa nga ng dalawang to. Dilublob na muna ng twin si Rigor for 5 minutes ito sa tubig. At dahil hindi kasha, take both sides is 5 minutes. And then binalikan namin siya dito sa plate. And dito naman, winater ng twins ang ating dinosaur na grasshead. Sa day 1, of course, wala pa talagang pagbabago. Pero kung makikita nyo, mas siksik na siya kasi nabasa na siya ng tubig. And ini-sprayan ko lang siya lagi ng water para mas madaling tumubo. Day 2, ito na si Rigor. Wala pa rin pagbabago kagaya kahapon. Pero kung makikita nyo, meron ng konting discoloration. And sa tingin nyo, dito kaya sa bandang taas o bandang baba unang tutubo yung kanyang green hair. Nilagyan ko na ulit siya muna ng water. Day 3, ito na ang ating dinosaur. Pero dito, wala pa rin talagang pagbabago and wala pa ang sumisibol. Hanggang sa day 4, dito na ako may nakitang konting nakatuso. And nag-i-start na nga tumubo ang kanyang green hair. Pero tingnan nyo, hiwa-hiwalay talaga yung tubo ng kanyang hair. At napansin ko din, medyo nagmamold na si Rigor. Pero pag binabasa siya ng water, medyo nawawala naman. Pero ang important naman is yung kanyang likod. Day 5, nandito na nga ang kanya mga green hair. At tingnan nyo, mas dumami na siya kesa kahapon. At ang bilis nga kasi green hair kaagad yung tumubo. Bali na dun sa bandang taas, tapos konti dun sa bandang baba. Day 6 na at mas dumami pa nga ang green hair ni Rigor. Kung mapapansin nyo din, hindi lupa yung laman ng ating grasshead ngayon. So bali yung nasa loob is sawdust. Yung grasshead family kasi is soil yung kanilang laman. Day 7, mas humaba na yung kanyang mga green hair. Kaso, mas dumami yung kanyang molds. And dito ko na-realize na hindi pala talaga to kagaya ng mga nauna nating grasshead. Kasi itong mga to pala, kailangan ni-spray lang talaga siya. Hindi siya pwedeng nabababad sa tubig. So, bawat grasshead pala iba-iba din. Day 8, ito na nga si Rigor. Ang kapal na ng kanyang hair pero hindi pa rin talaga puno. Hindi pa kompleto yung kanyang green hair at marami pa ang spaces dun sa baba. Pinunasan ko na din muna para mabawasan naman yung molds kasi baka mahawakan pa ng twins. At finally, day 9 na. It's a... It's a dragon. Napapa-make face na lang si Charlie habang nagtatalo kami ni Chino. Pinagpipilitan niya kasi na dragon daw to at hindi dinosaur. Hindi naman daw kasi mukhang dinosaur to. Kaya sabi ko, sila na lang ang i-sprayan ko at sila na nga lang ang dinosaur. At tuwang-tuwa naman ang dalawa gustong-gustong nababasa. Nipigilan din ni Charling hawakan ni Chino itong dinosaur kasi nga daw basang-basa pa. Pero ang cute ng kanyang hair, diba? Naku, lalo siyang pag-aagawa ni Lena at Marites. Yun lang, abangan ang susunod na episode sa Batang Grasshead.